hindi na makatotohanan na ako ay may forehead na malapit sa kilay. Kasi kilala ako na hanggang doon. Hi guys, it is Megan. Hopefully, and welcome back to our channel. So, ayan. Sorry kasi ang gulo ng aking hair. But don't worry guys, kasi here in our new video is ipapakita ko sa inyo and ituturo ko sa inyo kung paano ako nag-lay or nag-i-install ng aking wigs. But before tayo mag-proceed sa ating procedure, I am going to discuss to you guys kung ano-ano muna yung mga dapat yung malaman and also kung ano-ano yung mga dapat yung i-consider sa paglalagay or pagsuot ng wigs and also kung paano at kung para saan ito ginagawa. So, first is, ano nga ba ang proseso ng pag-lay ng ating wig? Usually kasi guys, merong iba't-ibang klase ng wig. Merong wigs na tinatawag na lace front wigs, which is yung ginagamit ko. Meron naman din full cap wig na pagkapag sinuot nyo is parang isasaklob nyo lang sa pinakaulo nyo. So parang ito yung ulo nyo and then you're going to parang putit lang yung nakaganyan lang. But ang lace front wig naman kasi guys is meron siyang certain front nga na lace yung material and also yun lang yung mimic na meron kayong naturally grown na hair doon sa unahan. So ganun yung pagkakaiba ng mga wigs. Meron din tinatawag na topper but it is also made of lace. And then kanina na-mention ko na ipapakita ko sa inyo and ituturo ko sa inyo yung proseso ng pag-suot ka ng wig sa kadahilanan kasi na merong certain process ng pag-suot sa mga lace front wig kasi meron din tinatawag na glueless and yung ginaglue talaga na type ng lace front wigs. So yung sa akin, yung wig ko, or usually naman sa mga wig naman nowadays is pwede naman talaga siyang glueless. Pero kung gusto mo talaga siyang i-glue is mas maganda. Bakit? Kasi it actually depends on the kind of activity that you're going to have and kung saan mo gagamitin yung pinaka-wig na yun itself. Kasi kung ikaw yung tipo ng tao na parang gusto mo lang mag-wig para lang meron kang certain look, pwede mo siyang hindi i-glue. Pero, kailangan may secure na masikip yung inyong wig strap. But in my case, sometimes ginaglue ko talaga siya. Kasi, gustong-gusto ko na parang, alam mo yun, parang meron akong certain aesthetic or certain look na aking wig na para talaga siyang akin. Kasi, dun sa pag-glue ko ng wig, or sa typical na pag-glue ng wig is that, for example, ito yung pinaka-lace mo, and then ito yung pinaka-skin mo. Kapag ginaglue mo siya, guys, this one, itong nakaangat ito, is hindi siya magiging nakaangat. Kumbaga, everything is flat, everything is melted. So, ayun, pinaka-term na ginagamit talaga is melted. Bakit melted? Kasi, ayun talaga yung parang gumimit na parang secondary skin mo. So, as in, sobrang dikit na dikit siya, sobrang laid, sobrang flat, sobrang melted. And also, ang gandahan din kasi guys kapag nag-glue kayo ng inyong wig is that pwedeng-pwede nyo pa itong ma-style. So usually, kapag naka-glue yung aking wig, nangitirin tas ko yung pinaka-lace ko, nagagawan ko siya ng mga pony-pony kaya kung ano-ano pang mga itip. So ganun yung pinaka-purpose ng gluing ng wig. So this time, papakita ko naman sa inyo kung ano yung wig na aking isusuot for this video. So ito yung aking lace front wig. This one is 28 inches long na human hair. Ayan siya guys. Tapos ito yung pinaka-lace na sa loob. Ayan. Ito yung tinatawag na lace. So ito yung pinaka-glue natin later. And ito pala yung sinasabi ko kanina guys, na kapag naka-glowin yung wig is pwedeng-pwede kayo makapag-style ng inyong hair. So this is my another lace front wigs. Ayan. Ayan siya guys. Made of lace din siya, yung pinaka-top niya. Kasi yan, as you can see, kapag ganyan, mukha siyang natural na anet. So, kapag kayo ay nag-glue ng inyong wig, tapos i-frenat nyo to, or i-melt nyo itong pinaka-unahan na part na ito, magmumukha siya na parang inyo. So, ayan, parang ganyan guys, pero still nakikita nyo pa rin, di ba, yung unahan niya na somehow is medyo nag-divide sa aking skin and also for this wig. Pero ayan, ganyan halos yung itsura niya. But kung ako ay naka-glue, is gumuka talaga siya ng akin. So, gumuka siya na para nakaganito. And also pala guys, additional information lang when it comes to lace front wigs. Meron kasing lace na tinatawag na hard lace, which is yung ganito ang itsura. Ayan. Mas makapal to. Tapos, medyo sharp siya. So, if ever man na sensitive yung skin yun, and also, kung tight naman kayo man, suot ng wig is medyo, merong tendency na magkaroon kayo ng markings na parang nagasgas or what. Or, pwede talaga kayong magasgasan. So, parang ganun.
And this one is 1 inch lang yung pinaka lace front niya. So, ayan. This one is synthetic fiber. So, pwedeng-pwede ko rin itong i-glue, but since nga hard lace na siya, is hindi ko na siya ginaglue kasi masyado na siya masikit. And also, madalas ko lang kasi itong ginagamit ng nakalay lang or nakabagsak lang yung pinaka-design. So, with this one, gaya na nasabi ko kanina, ayan, may nakatarinta. So, meron talagang portion or merong part yung pinaka lace front wig niyo or pinaka wig niyo itself na merong naka push back from your forehead. So, ganun ang pinaka purpose and also yung nagagawa talaga or advantage kapag kayo ay nag-glue na inyong wig. Meron din tinatawag guys na iba't ibang color ng lace. Ito, ang tawag ito is Swiss lace. So, malambot lang siya. Itong lace ito, yung pinaka pinagtahian ng pinaka strands ng hair is merong mga tints. So, meron yung mga shades na pang darker skin tone. Meron naman invisible na kahit sa anong complexion is pwedeng-pwede. So, this time naman is papakita ko na sa inyo yung aking personal process kung paano ako nagsuot ng aking lace front wigs. So, first na kinoconsider ko is yung aking sideburn. Ayan, just itong aking patilla. Sa totoo lang kasi guys, ang babae at lalaki is meron pagkakaiba when it comes to their sideburns. Ang lalaki merong mahaba, ang babae is putol, as in talagang wala kayong makikita dito. Kung meron kang makikita, parang ganda lang kayo tulit. So, ganyan. But for the sake of wearing our lace front wigs, is kailangan ko muna siyang itago. So, inahid ko na yung lower part, as you can see. Tapos, this part is kailangan kong i-wax or i-gel patalikod. I'm going to use my wax. This one has got to be glued spiking wax. So, usually ito yung ginagamit ko talaga kasi ito yung merong stronghold. And also guys, when it comes to using adhesive, papakita ko sa inyo yung ginagamit ko later. Kasi typically or originally, ang gumagawa kasi nitong gluing procedure nito is yung ating mga kapatid na woman in color. So sila talaga yung nagsusuot ng wigs na tumatagal ng weeks or sometimes months. So yung glue na ginagamit nila is sobrang long lasting. Pero for the sake of this video, later papakita ko yung ginagamit ko na alam ko naman na meron din kayo. And then gagamit tayo ng rat tail. Ito yung tinatawag na rat tail kasi ayan, para siyang buntot ng daga. So I am just going to brush this. And then, pwede na tayong gumamit ng ating wig cap. But for my case, I'm going to use just my headband. Make sure lang din na ipagsuot nyo ng inyong headband or wig cap is naka-place or naka-locate sa kung hanggang saan nyo lang gusto magkaroon ng inyong forehead. So, sa akin, ang mataas sa akin na part lalo is yung sa side. So, ito is parang hinahayaan ko yung hanggang dyan siya para mamaya kapag nag-glue tayo ng wig is somehow magpo-fall dito sa line na to. And then the next step that we're going to do is we're going to get a cotton pad and also alcohol. So, kailangan natin ng alcohol. So, I'm going to spray it on the pad. Tapos, yung pinakalalagyan ko guys ng aking glue later is i-alcohol ko muna or lalagyan ko muna ng alcohol. Pupunasan ko siya. Bakit? Kasi para matanggal yung pinaka-oils and also para mas dumikit talaga ng gusto yung aking wig. So the next thing that we're going to do is we're going to put our wig on our head because we are going to map it kung hanggang saan natin siya ilalagay. So upon applying your wig, you can actually see this kind of parang wig hook or wig comb. Ayan siya guys. Merong sa gilid, dalawa, tapos merong isa sa pinaka top and also para sa likod. You can actually wear a wig cap pero ako hindi na ako nag-wig cap. Kasi masyado na siyang parang merong certain tension na sa ulo ko. So, naihilo na ako pag sobrang sikip. Parang ganun. So, i-hook ko muna siya sa gilid. And then, kakailanganin nyo ng certain clips para dito. Ito siya guys. And nakikita nyo na meron siyang certain ayan, lace ear na kaangat. Which is, ito yung tinatawag na ear to ear. Kasi ito, from here, tapos pa ganyan, tapos to other ear. So, ear to ear. So, kapag ganitong klase ng wig, guys,
Ayan, ginugli siya ng nakaganyan. Para if ever maglalabas kayo ng inyong tenga is hanggang dyan lang siya. So, diba? So, ganoon. And then, medyo fall back ko lang siya kasi masyado siyang mababa. Hindi lang makatotohanan na ako ay may forehead na malapit sa kilay. Tapos kilala ko na hanggang doon. And then, kapag ilagay ko na siya ng ganyan, I'm going to fall it back. Like this a bit. Ayan. Ang pangit ko na. Pero wala akong magagawa. So ayan, ganyan muna yung ginagawa ko. And dito na tayo mag-start sa ating mga adhesive. So ito yung aking itsura, guys. Huwag kayang ano dyan. Babali tayo pag naka-makeup na. Pero ayan. So for our adhesive is we're going to use this Got to be glued, ultra glued na invincible styling gel. So I'm just going to put it using my finger. Mabilis lang tumatuyo, guys. So if ever you can actually work with this na mas mabilis, mas okay. And hayaan mo na siyang matuyo. And then later on is babalik tayo for another coat. Habang hindi pa siya masyadong lutuyo, is kakailanganin nyo ng hairspray. So, any hairspray naman is okay lang. Tapos, kung any sticky glue din na meron kayo, like itong gatabi glue niya, is pwede rin. So, I'm going to spray it like doon sa pinaka-ibabaw ng ating mga gel. So, like that. And this time is, ililay ko na siya. So, unahin ko dun sa pinaka-top. And then, kakailanganin nyo ng comb. Which is you're going to brush everything ng palayo. So, may mga pasaway kasi akong baby hair here. So, kailangan ko muna siya i-press. So, gagawin nyo is papasok nyo muna yung mga ipin. And then, also, pag napasok nyo na siya, ipipress down nyo naman yung pinaka-lace or pinaka-base. Brushing it backward. And then, ipipress nyo yung pinaka-lace. Ang pinaka-magandang trick ito ay sa hatakan nyo sa may bandang patilya. And then, saka nyo siya ipipress. Ayan, nakita nyo agad guys yung ditong part. Ayan. Though mukha pa siyang messy, pero later on you can actually appreciate it na. So while you are waiting for it to dry, pwede na kayong mag-proceed sa pagkatanggal ng inyong mga excess or mga sumobrang glue. You can actually use your alcohol again. And okay lang din guys kahit wet wipes kasi water soluble naman yung ating pinaka-glue. So mabilis siyang matanggal even with just a wet tissue. And you can also use a blower para mas mapabilis yung inyong drying process. Just make sure lang din i-set niya sa cool. Diba nakikita niya na parang siyang galing talaga sa aking skin or sa aking scalp? And then, in my case, I can actually say nga na nahihiya ako kasi parang hindi talaga siya sobrang polished. Unlike kapag fresh yung pinaka-wig na gagamitin nyo or bagong-bago kasi everything is talagang mahaba pa, lalo sa unahan. But in my case, ayan, nakikita nyo na merong konting mess, may konting mga dumidikit na rin sa skin ko. It's only because, dati kasi, itong ginawa ko itong wig na to, nung tinanggalan ko siya ng lace, is gumawa na ako ng baby hair. So, yung ibang baby hair is medyo bumaba na, but we can actually manage that. Pwede pating maayos yan kasi we are going to use a hot comb. So what I have here is a hot comb and a hot comb. Ang pagkakaiba naman itong dalawa is ito kasi ginagamit ko ito pang volume up para mas umangat siya. And then ito naman is pang flatten. So for the sake of this lace frontal procedure para magmukha siyang okay, so gamitin ko itong ating hot comb na pang flat. So this is it guys, nakaset mo siya sa pinakababa kasi kailangan ko lang naman ng enough na heat para lang maneuver natin yung pinaka roots na ating wig. So what I'm going to do is kakailanganin ko siyang i-brush papalayo sa aking face.
So, dinadahan-dahan ko lang para hindi niya mahatak yung ating pinaka sa pagkakadikit. So, nakikita niyo guys, ganyan yung effect niya. Diba, para siyang nakakobra ng ganyan. Kailangan lang natin talaga siyang dahan-dahanin kasi para hindi niya mahatak sa pagkakadikit yung ating base. So, diba? Sobrang cool. Mahaba man yung proseso, but there is really an art on the process of installing wig. So, dahan-dahan lang talaga kayo guys kasi this one is mainit din. So, ayan siya guys, diba? Sobrang cool. So, we are going to brush na rin yung ating wig. Yung ating hair. Para makapag-style na tayo ng maayos. There's something different guys kapag nagsusukle kayo ng wig at saka kapag nagsusukle kayo ng inyong natural hair. Kasi in my case, since syempre hindi pa naman din ako nakaranas na magsukle talaga ng buhok ko talaga. Pero in my case, parang buhok ko siya pero there's something na parang nakakatakot kasi kailangan ko siyang dahan-dahanin or else mahahatak siya. So, ayan, this is our wig. We're gonna effect. Yes, I'm going to brush it up again. Ayan, diba? Ganyan ako, basically, mag-glue na aking wig. So this is it guys, ito na yung pinaka-final outcome niya and this is what it looks like, ayan. As you can see guys, actually parang kulang pa siya for me but sa totoo lang before ko tapos itong pinaka-proseso ko is nag-aalangan talaga ako kanina kung gagawin ko pa siya ng baby hair. Yung mga baby hair kasi yung ginagawa ko doon, yung nakikita yung mga umangat konti, yung ginagawa ko doon is pina-flat ko siya ng konti dito sa aking pinaka-skin and then saka ko siya kina-curl ng bahagya. For certain aesthetics lang, pero for the sake of this video kasi gustong-gusto kong makita nyo yung pinaka-itsura nyo na para talaga siyang nagagaling sa aking scalp. So ayun, para siyang kayo, nakita yung mga nakatayo-tayo. So ayun yung pinaka-purpose ko, kaya hindi na rin ako gumawa ng baby hair. So ito yung itsura nyo guys kapag naka-glue yung inyong wig. So this is it guys, and I hope na meron ako na-share sa inyo, and I hope na meron akong naituro rin sa inyo. So if ever man you are going to try this kind of procedure, you can actually parang look for alternative naman. Like for example, yung mga hairspray nyo, pwedeng-pwedeng yung gamitin. Though, gaya nga lang na-experience ko kanina, medyo may certain umaangat kasi nga, it is kinda parang water-soluble or nag-react talaga sa pawis natin. So, okay lang yan kasi kapag nag-settle naman yung pinaka-pawis nyo is babalik at babalik din siya. So, this is the kind of parang adhesive that you can actually alter or kumbaga adjust pa. But if ever man talaga na gusto niya ng medyo pang malakasan pa, you can actually use this kind of adhesive. This one is Mastic Spee and this one is a Spirit Gum. So ito talaga yung ginagamit kapag gusto niyo ng pang short time lang pero heavy duty kind of adhesive. And then sinasabi ko kanina na ginagamit usually ng mga women in color is yung adhesive nila na nagtatagal talaga ng weeks or even months.